Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa channel ko. Wala nung intro. Yung pag-uusapan po natin ay tungkol po sa brooder. Yung brooder po ay, ito po ay pinaglalagyan ng mga sisiyo. Lalong-lalo na dun sa mga nagpapa-incubate lang, yung walang mga inahin. Kailangan po natin ng brooder. At kahit naman po yung meron na mga inahin, sa amin, gaya namin, marami kaming native na manok, nakakatulong pa rin po siya. Malaki po yung survival rate kapag nailalagay po sa brooder. Lalo na pag may masama ang panahon, malaki po talagang tulong na meron tayong brooder. At yung design po na, marami kaming klaseng brooder, pero ito ipapakita ko yung pinaka-latest namin na gawa. Ito po yung nakuha ko na idea kay Sir Samir Kamlian. Shoutout po sa iyo, taga Malapatan, Sir Samir. May dinagdag lang akong konti sa nakuha kong idea po sa inyo. Si Sir Samir, siya din po yung nagturo sa akin sa Black Soldier Fly. Yan po. Yan po yung uod na pwede po rin alternative na pakain sa mga anok. Abangan nyo po. Yan po yung mga gagawin ko pang video sa susunod. So, sa ngayon po, yung brooder muna. Papakita ko po sa inyo. Itong brooder na to ay 9 feet po yung haba at 2 feet naman po yung lapad niya. Hinati po ito sa dalawang parte. Pakita po natin. Ito po yung isang parte niya. Meron po siyang division sa gitna. Hinati ito. Itong isang parte ay gawa po siya sa plywood. Gilid. Pati po yung baba nito ay gawa po siya sa plywood. At meron po siyang linoleum. Tapos nilagyan ko ng thumbtacks. Yung sa kabila naman po, ay gawa po siya sa plastic screen. Yan. Na para dito po kami nagpapakain o nagpapainom sa mga sisiyo para po hindi po madudumihan basta-basta o ang kanilang pinagtutulugan dito po. Papakita, dito po sila, meron po akong ginawang kawang lang na kaunti. Yan. Para dun po sila dumaan papunta dito sa kanilang kainan o kaya tubigan. Ayun, pansamantala meron kami nilagay na isang inahin muna na merong sisiyo na native. Papakita ko po yung pinagkaiba sa ginawa ko kay Sir Samir. Yan. Papakita ko po. Anong po? Yan. Lightning door. Ito po ay nilagyan namin ng bagaso. Itong bagaso na to po, ang purpose po nito ay para matuyo po agad yung mga pupo ng ano, yung ipot ng mga sisiyo. Yan. Kaya po nilagyan namin ng linoleum to. Lagyan namin ng linoleum ay para po madali po siyang linisin. At saka hindi po basta mababasa yung plywood, hindi po siya nabubulok. Papakita ko po kung bakit madali siyang linisin. Kakamayin ko kasi malinis pa naman to. Papakita ko lang po na madali na po siyang tanggalin. Ayan po. Kita nyo po. Madali lang tanggalin yung bagaso. Itong bagaso na po, ito ay nakukuha po sa mga furniture, sa mga coco lumber. Piliin nyo lang po yung pino. Kasi meron nung makapal. So, sa planer ata ito. Ano. Ayan. Basta huwag yung sa slicer kasi makakapal yun. Ito para sa sisiyo. Kapag madumi naman po, siyempre gumamit kayo, huwag kayong hawakan eh. Pwede naman, yan po, walis po. Yan. Walis. Madali po siyang tanggalin. At the same time, di po nabubulok yung ilalim ng inyong brooder. Yan, babalik mo natin ha. Ito po. Pakita mo lang yung counting details, yan po. Nilagyan po kami para dyan po isisingit yung plywood. Yan. Yun lang po yung pinakaiba sa nagawa ko sa nakuha kong idea kay Sir Samir. Bali itong nagawa kong laki na size ng brooder na to ay kakasya siguro mga 50 na sisiyo. Kapag ganun po kadaming sisiyo nyo, dapat yung capacity din ng ilaw para sasapat dun sa init na ipoprovide niya sa mga sisiyo, dapat sapat kumbaga, kung ganun kadami 50, mga sa 50 watts bulb po ang gagamitin nyo para po,
Tansyahin nyo rin, check-check nyo kapag araw, pag masyadong mainit, patayin nyo na lang po yung ilaw kasi baka sobrang init din sa mga sisiw. Malalaman nyo po yan kasi pag lumalapit sila o lumalayo sa ilaw, doon nyo po mapapansin. So yun po, kaya namin ginawan to ng ganitong design para po madali siyang linisin kasi napaka-importante po sa brooder na nalilinisan po once or twice a week kasi yun po yung nagiging cause din na nagkakasakit yung mga sisiw. Importante po, huwag nyo kalimutan yung paglilinis ng brooder. Yan po, maraming salamat. Sana po makatulong sa inyo sa mga nagbabalak mag-alaga ng banok na wala pang brooder o kaya sa mga balak pa lang na mag-alaga. Sana po makatulong yung idea ko na to. Maraming salamat at abangan nyo po, marami pa akong mga gagawing video pati sa Asola, sa Black Soldier Fly, marami pa pong iba. So, maraming salamat, yun po, at kita-kits tayo.